Masaganang buhay mga ka-farmer! Ngayong araw po ay i-update po namin kayo sa amin pong mga cuttings na kawayang bayog at kawayang tinik. Sa mga videos po natin na previously ay share po namin or pinakita po namin kung paano po yung pagkuha po ng mga cuttings o yung mga propagules na mas mataas po yung chance ng mabuhay or magkaugat. Tapos nilagay po natin sa seedling bags at ngayon po ay papakita po namin yung progress po ng ating mga cuttings pagkatapos po ng 2 linggo. So ito na po yung ating mga cuttings or propagules ng ating mga kawayan after 2 weeks. So makikita po ninyo green pa po yung kulay, wala pa pong nanilaw. Kasi pag maninilaw na po yung kulay ay ibig sabihin po ay may chance po na hindi na po tutubo or magkakaugat yung cuttings or yung propagules na nilagay natin sa seedling bag. So so far naman so good. May mga ilang medyo nag-discolor na yung ano, yung kulay, medyo naging dilaw na ng konti, yellow green na. Pero majority pa naman ay kulay green. So mamaya ay i-close up natin para makita natin, masuri natin yung talagang actual po na kondisyon ng ating mga cuttings o tanim. Kung may umuusbong na bang mga suhi. Kung may mga suhi na po kasi mga ka-farmer ay malaki po yung tsansa. Ito po, kinu-close up natin. Kung makikita po yung medyo matulis na suhi or yung shoots na tinatawag. So, ayan po. Yung mga medyo matulis po, yan po. Yan ay mga shoots po na umuusbong. Or papalabas pa po lamang. So ayan po, nakita po ninyo, yan po, oh, yan po yung sinyales na papalabas na yung shoots. Pagka lumaki or humaba po yan ay maglalabas po na ng dahon. So yan po. Mga suhi na maliliit. So nakakagandang ay nakakatanggal stress dahil mahirap man po yung na proseso na pinagdaanan natin nung kinuha natin tong mga cuttings or propagules na ito ay ito na po yung kabayaran natin. Ayan po mga shoots na lumalabas na po. Yung iba po medyo mahahaba na rin yung mga shoots. Ayan po. Ayan. Katapos po ng mga 1 linggo or 2 linggo, magdadahon na po yung mga yan. So after 2 weeks, i-update na naman po namin kayo. Ayan po. Ayan po. May mga mumunting dahon na po na lumabas po sa mga shoots natin. So yung iba po ay hindi po sa puno, doon po sa lupa na po lumabas yung mga shoots. Ayan, kikita po ninyo. Yan, yung mga matutulis po na medyo humahaba na. Yan po yung mga shoots na tinatawag. Yan po yung suhi. Yan po lalabas yung mga dahon ng ating kawayan. So sa mga hindi po nakapanood ng una po naming video, ito po ay cuttings po or propagules ng kawayang bayog at kawayang tinik. So ayan po, medyo mahaba na po yung shoots ng isang cuttings na ito. Ayan po. Nakakatuwa no? Na ka-farmer, yan po oh. Ang haba na nung shoot ng isa oh.
So sana po magtuloy-tuloy po ito para po magkaroon naman tayo ng mas madaming tanim na kawayan sa ating farm. So ayan po, nakikita po ninyo na napakaganda po yung mga kinuha nating mga cuttings or mga propagules. Nasa pagkuha lang po ng tamang cuttings or propagules, yun po yung key or susi para mataas po yung porsyento na mabubuhay po yung ating mga itatanim. Ayan po, so halos ayan po, may mga dahon na po. Ayan, so hindi lang isa kundi dalawa, tatlo yung kanyang shoots. Wow, galing. So mga ilang linggo na lang ay magiging masukal na po to, mga ka-farmer. Puro madahon na ito ng ano, makikita natin mga dahon. Ngayon makikita natin puro mga cuttings, puro sa mga darating na mga araw o mga linggo ay mga dahon na yung makikita natin dito. Ayan po mga guys. Wow, kakatuwa naman. Entah apa semua itu dah nak heba. Entah kita tak ke? Ayo. Allah maha pihen heba. So itu po ay bayog. So yung isang bayog po natin, ito po nakikita ko po yung shoots niya. Ayan po, kino-close up natin. Ayan. So ganyan lang po yung pagpapadami po ng mga kawayan. Ayan po. So good news naman po kasi halos lahat po ng ating mga cuttings ay may mga shoots. So maganda po yung mga pangitain na nakikita natin sa ating mga cuttings o mga propagules. So nakita naman po ninyo mga ka-farmer. Ayan po, ang lulusog po ng ating mga tanim. At mataas po yung probability na mabubuhay yung karamihan po dito. Kasi halos lahat po ay may mga shoots na lumalabas. So pag-pray po natin na sana po ay magtuloy-tuloy po itong mga shoots na to. Kasi ang indication po na maganda na po yung ugat ng ating mga seedlings ay kung madami na rin po yung mga dahon. Kasi halos magkasabay lang po yung paglabas ng shoots at yung paglabas din po ng mga ugat ng ating mga cuttings. So pag may mga dahon na po ay mas mataas po yung tsansa na mas madami na rin po yung mga ugat ng ating mga seedlings na kawayan. So ganun lang po kasimple at kadali mga ka-farmer ang pagpaparami or pagtanim po ng mga kawayan. Mga dahil dalawang variety po yung tanim natin, yung kawayang bayog tapos yung kawayang tinik. So sana po mga ka-farmer ay nakapagbigay po sa inyo ng kunting kaalaman at inspirasyon itong video na to para kayo rin po ay magtanim na, mag
kayo at para kayo rin po ay magtanim. So if nakatulong po sa inyo at nagustuhan po ninyo itong video na to, ay sana po ay paki-subscribe po itong channel namin at paki-click na rin po yung notification bell para ma-update rin po namin kayo sa mga susunod pa pong mga videos po namin. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana po ay pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon.